Hi guys! Welcome back to Mr. DIY Motovlog YouTube channel. And today, yung pag-uusapan natin is kung paano mag-file ng BIR Form 0605 or yung tinatawag na Annual Registration ngayong January 2022. So, kung bago ka pa rito, don't forget to click the subscribe button and click mo din yung notification bell para ma-notify ka kung meron tayong bagong upload. Ayan, huwag na nating patagalin pa. Punta na tayo sa screen ko. Ayan, so, ito yung latest version as of the moment, yung EBIR Forms version 7.9.2. Ma-download natin ito sa website mismo ng BIR, bir.gov.ph. Gagawa ako ng step-by-step tutorial as of I've said a while ago, kung paano yung 0605. So, first step talaga, enter mo yung PIN na tinatawag. So, in this case, gagawa tayo ng example na dummy na PIN. 320... 0, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, halimbawa, main ito. So, wala tayong branch na business. So, 000. So, yung PIN natin, 9 digits lang yan. Tapos, itong last 3 digits ay sa branch ito ng ating business. Next step is RDO code. So, kung saan kayong RDO naka-register, ito yan yung ilalagay nyo sa dito. So, in this case, example natin is Bacolod City, which is RDO 077. And then, yung line of business, ano bang ilalagay natin ito? Example, sales person. It's up to you kung ano yung nakaregister nyo. Pero, sa example, lalagay ko lang dito. Sales person. Kasi, usually, ito broker or mga agent. Ito yung ginagamit na ano. And then, ito naman yung sa name. Halimbawa, De La Cruz. Ito, common example. Pangalan. Family name, De La Cruz. First name is Cardo Morales. Morales. Ano ba yan? Ayan ang E. Ayan. Cardo Morales De La Cruz. Uy, tibay. Ayan. Tapos, registered address. Ano ba yung address ninyo na nakaregister sa business? So, halimbawa natin is barangay. Irangel. Ayan. Yung favorite map ko to sa PUBG. Bacolod City. Ayan. Tapos, zip code. Siyempre, yung zip code nyo. So, Bacolod is 6100. Tapos, telephone number. 09-45-123-4567. Ayan. So, 11 digits na cellphone number. Tapos, yung email address is Cardo Morales de la Cruz. Gmail. Ayan. Tapos na natin i-fill up itong main page or yung profile page. And then next natin is na step gagawin is yung form na i-fill up natin, which is yung 0605. Ayan. So, BIR form 0605. So, click natin yung fill up. Ayan. So, kung first time nyo pa mag-enter ng PIN or ng details nyo dito sa profile, magko-confirm siya ng PIN. So, ano yung nilagay natin kanina is 320-023-456-000. Tapos, yung email na nilagay din natin is Cardo Morales de la Cruz at gmail.com. Okay, may message. Okay. So, click natin yung submit. So, background information save. Ayan. So, after that, na-save na yung profile, click natin ulit yung fill up. Ayan. And magre-redirect siya sa next na page, which is yung tinatawag natin na payment form na talaga, which is dito tayo mag-fill up. So, pag nandito na tayo sa page na to, yung first step talaga natin na gagawin is, number one, click natin yung calendar. Kasi this is not for fiscal year. This is for calendar year from January 1 to December 31. So, for this, sa number 1, click natin calendar. Automatic mag-generate yung sa step 2 na lagyan niya ng December 2022. So, skip natin yung step 3. Sa step 4 tayo, yung due date. Due date ng 0605 is January 31, 2022. And then, step 5, skip natin yan. Sa step 6, hanapin natin yung MC 180. So, this is for the registration fee
for VAT and non-VAT taxpayers. And then, scroll down and click OK. So, MC-180, lumabasa siya dyan. By the way guys, dapat ipa-file natin itong 0605 on or before January 31 kasi pag lalagpas na tayo dyan, may penalty na siya na, 1,000 pesos for this form. So, isang late filing lang, 1K agad. So, step 7, return period. So, ano ba yung return period? Ito yung saklaw niya. So, kailan yung end na coverage nitong payment na ito. So, this lagay natin dito is December 31, 2022. So, until 2022. Tapos, yung tax type natin, syempre, this is registration fee. So, hanapin natin yung RF. Yan, RF stands for registration fee. Scroll down, click OK. Tapos, step 9, auto-generated yan from the profile that we had. Then, RDO. Eto, step 11, click nyo yung I. Tapos, 12, okay na. 13, 14, 15, okay na. 16, okay na. 17. So, 17, click natin yung others. Tapos, type natin yung registration. Okay, registration fee. Ayan. So, registration fee. And then, step 18, click natin yung full. Full payment, syempre. Kasi yung ilalagay natin dito na amount is, wait, 19. Yeah, 19 is only 500 pesos. So, yung annual registration nito is 500 pesos. Pero, pag na-late filing tayo, 1,500 na yan. Kasi merong 1,000 na penalty. So, after this, na-fill up na natin lahat, double check natin. So, click natin yung validate para malaman natin kung meron tayong na-skip or na-miss na step. In this case, validation successful siya. Meaning, kompleto yung na-fill up natin na form. So, click OK. And then, i-save natin to for future use. Tapos, eto guys, I highly suggest na pag nag-file tayo ng any form sa BIR, whether it's 0605, 255-1Q, or yung 1701, o ano ba yung mga form na yan, I highly suggest na i-print natin agad yung form. Kasi pag hindi natin na-print, baka makorrupted, masira yung computer, mawala yung file natin. Wala tayong proof na naka-file na tayo. So, print natin ito para, so, click natin itong print, pag na-printer na tayo naka-attach, para may hard copy tayo. Tapos, after natin ma-print, click natin yung submit final copy. So, please ensure na meron tayong internet connection bago natin i-submit. Pag may internet naman, click OK. And then, OK. So, kung ano yung registered email natin doon na nilalagay sa profile, isa-send ni BIR yung confirmation email na naka-file na tayo nito. So, pag na-receive na natin yung confirmation email, usually, experience ko, 20-30 minutes nandiyan na sa email ko. Yung pinakamabilis na 10 minutes nandiyan na sa email ko. Pero yung pinakamatagal, kinabukasan pa. Pag nandiyan na yung email confirmation from BIR, i-print din natin yan para ma-attach natin dito sa 0605. Your tax was not submitted online due to any of the following. Okay, so mahina yung internet connection. Sorry. Anyway, print natin yung 0605 na form. Tapos pag na-receive natin yung email, i-print natin yung email confirmation. Tapos attach natin yung dalawang hard copy na yon. And then, yung next step is magbabayad na tayo. So ako, personally, I use GCash to pay. Check nyo yung link sa description sa baba. Kasi nilagay ko din yung video tutorial ko kung paano mag pay 0605 using GCash. So last year pa yun na tutorial pero still applicable pa rin yan until now. Only yung gagawin natin is yung return period. Lagay natin instead of 2021, syempre ngayon 2022 na. So check nyo lang sa baba yung link kung paano magbayad through GCash. And then, pag nakabayad na tayo via GCash, screenshot natin yung receipt sa GCash na app. Yung GCash kasi, pag in-enter din natin yung email natin doon, pag nabayad tayo using GCash, isasend din nila yung receipt sa email natin. So, print nyo din yung receipt from GCash para kumpleto talaga yung ano yung proof of payment natin. So, apat yun. 0605 na payment form, email confirmation from BIR for 0605,
screenshot ng GCash mo at saka yung email confirmation from GCash na nagbayad tayo. So, yung apat na yan, i-print natin yan. Yan yung proof natin na naka-file na tayo. So, just in case in the future, BIR, we look for it or magka-problema and then they need those documents, at least meron na tayong hawak na ganun. I hope may natutunan kayo. And if you like the content of this video, don't forget to click the subscribe button and notification bell para ma-notify ka kung mayroon tayong bagong upload. So, ayan guys. Thank you so much for watching and see you next.